Ako ay si Basilio Martin. Mas kilala ako bilang Sir Basil. 60 years old na ako ngayon, mula dito sa San Sebastian. Ilang taon na kaming kamarero. Kung si St. Jude ang pag-uusapan, simula noong 1999, nung siya ay ginawa. Nung simula, kamarero ako ni St. Jude dahil siya ginagamit ng National Shrine tuwing unang Huwebes ng buwan. So yung devotional ano natin kay St. Jude nung panahon pa ni Monsignor Macario Manahan. Pero nung nilalabas sa Mahal na Araw ay kailan lang naman nakumpleto yung ating mga apostoles. So hindi pa masyadong katagalan yung paglalabas nito sa Mahal na Araw. Si San Judas Tadeo ay isa sa 12 apostoles ni Kristo. No? Kadalasan nagkakamali ang mga tao pag sinabi kasi sa Tagalog, San Judas, ang naiisip nila ay si Judas Iscariote. Pero sa English, siya si St. Jude Thaddeus. Kukunti lamang yung account sa Bible tungkol sa kanya, although nagsulat din naman siya sa Biblia. Si St. Jude, ayon sa legend at mga kwento, ay malapit na kamag-anak ni Jesus. Sabi nga ay pinsan, pero kung yung pinsan na yun ay kasin, hindi natin alam. Pero ang ibig sabihin lang naman ng pinsan ay kamag-anak. Kaya nga kung papansin ninyo, yung mga larawan ni St. Jude ay nanahahawig kay Jesus. Okay, siya ay kilala bilang patron ng mga nawawala ng pag-asa. Patron saint of the hopeless cases. In fact, kaya ko siya inalagaan ay dahil doon sa taguri niyang patron saint of the hopeless. Yung imahe ni St. Jude na nasa tabi ko ngayon ay pinagawa ko noong 1999. Gaya na nabanggit ko kanina, hindi ko to pinagawa para sa Holy Week. Pinagawa ko to para sa personal na devotion ko sa kanya at pinagawa ko rin dala ng pangangailangan ng simbahan dun sa paglalabas nga tuwing unang Huwebes ng buwan. 1999, so that makes him almost 23 years old pa lang ngayong October. Ang posisyon ay tuwing unang Huwebes ng buwan. Actually, nung panahon kasi ni Monsignor Manahan, dumami yung mga samahan sa simbahan. At halos lahat ng mga patron ay pinuposisyon sa araw ng kapistahan. Mula kay Santa Ana tuwing Martes, may St. Jude kapag Huwebes, at mayroon pang mga ibang santo sa kanilang mga araw. May kwento ko lang, nakilala ko si St. Jude nung ako'y grade 1. Grade 1 pa lang ako noon sa St. Anne's Academy, na ngayon ay St. Mary's na. Pinakilala siya sa akin ng mami ko. Sabi niya sa akin, si St. Jude pinsan niya ni Jesus. At yung ate mo ay sa kay St. Jude na mama nata. Panay honor students kasi kami noon. Nung grade 1, gusto kong maging first honor kasi nung kinder, second honor lang ako. Kaya nung pakilala niya sa akin si St. Jude, ang una kong ginawa pagkatapos ng klase, nagpunta ako sa simbahan. Hinanap ko yung imahe ni St. Jude. Meron pa tayo dito dati sa simbahan . Okay, at nagdasal ako sa kanya. Sabi ko, St. Jude, tulungan mo naman ako maging first honor. And true enough, nung matapos yun, nung school yun na yun, ako naging first honor nung klase. At lagi na ako nagdadasal sa kanya kapag nahaharapan ako sa studies ko. At lagi naman ako nagiging first honor. At marami pang naging yugto sa buhay ko na lagi akong humihingi ng tulong kay St. Jude. Maging nung pumasok ako sa minor seminary, lagi akong nagdadasal sa kanya pag nahihirapan ako. Pero ang naging dahilan kung bakit napagawa ko yung imahe na to ay nung ipinanganak na yung isa kong pamangkin. Kasi nung pinanganak yung pamangkin ko, 1998, nung bibinyagan na siya, nagkaroon kasi siya ng infantile meningitis. Nagtitirik siya nung bibinyagan siya . So pinagdasal ko siya kay St. Jude at naayos naman lahat. So nung mag-isang taon na siya, noong 1999, naalala ko, siguro dapat pagawa ko na yung imahe ni St. Jude. Kaya nabilis yung paggawa niya noong 1999. Natapos siya October 1999. Taman-tama naman, kailangan na siya sa posisyon para nga sa kapistahan niya noong October 28. Dahil meron pa kaming Santa Maria Cleopas na mas matagal nang inilalabas, mas madali na nung isinama si St. Jude. No, nung una, Biyernes Dolores pa lang, kasama na sila pareho. So ang paghanda lamang ginagawa niyan, simula sa paglilinis ng karo na nakaparada lang dyan sa bakuna namin, lilinisin lang naman yung karo. Kami-kami na rin ang gumagawa noon, kasama si Father Joey at saka yung mga kapatid ko.
Later on, kumukuha na rin kami ng magkakabit ng mga ilaw, magte-test ng generator. At saka yung tulong lang na hinihiling namin palagi ay yung hihila ng karo sa prosesyon. Pero nung unang mga labas namin, yung kami-kami lamang magkakapatid ang humihila ng karo, wala nagiging problema sa pag-aayos ng karo kasi yung mga bulaklak sa paglipas ng panahon ay nag-accumulate na yung naipon naming mga bulaklak na artificial. Bihira kaming gumamit ng fresh kasi limang labas sa prosesyon kasi mas matipid at mas practical kung yung artificial ang ginagamit. Oo, yun lamang naman ang nagiging preparasyon. At ang maganda nito, dahil ang Lenten season ay bakasyon, sigurado namang umuwi yung mga kapatid ko at mga pamangkin, nagtutulong-tulong na lang din kami. Siguro, sabi ko nga pabiro kanina, ano pa ba yung babaguhin ni Nando na ng matagal? Pero siguro, mas naging na-realize ko lang na malaking pribilehyo yung binibigay sa amin dahil kami naging tagapangalaga ng mga imahe na to. Sa akin, in my case, si St. Jude. Kasi nagkaroon ako ng pagkakataon una upang magpasalamat kay St. Jude sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang imahe. Pangalawa, parangalan siya. Hindi lamang sa lahat ng naitulong niya sa amin, kundi lahat ng mga namamanata sa kanya. Pangatlo, binibigyan kami ng pagkakataon na ipakilala pa siya sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Ayun, at isang nabago siguro, mas lumakas pa yung pananampalataya sa Diyos at sa mga alagad niya, sa kanyang mga santo na ginagamit natin para sa kanilang intercession. Ayun, sabi nga, bakit ka pa dadaan daw sa santo kung pwede namang dumiretso sa Diyos? Pero tandaan natin na ang bawat santo nabibigyan ng parang privileges, privilehiyo na through them, mas lumalakas tayo sa pananalangin sa Diyos at sa ating hinihiling ay mas ipinagkakaloob. Banggitin ko na rin pala, isa sa mga naging cases din ang hiniling ko kay Senyo nung ilang beses na ako na-ooperahan, palagi ako nagdadasal din sa kanya kasi hindi mo malalaman kung anong mangyayari doon sa operasyon. And so enough, parang pinagdadaanan ko na lamang yun. Ilang beses na kasi ako nagka-problema sa mga kidney stones at kung ano-ano pang stones, palagi nandun si St. Jude sa pinagdadasalan ko. Naging tradisyon na, lalo na nung buhay pa si Mami, na basta Holy Week, umuuwi sila lahat. In fact, maski nung wala pa kami mga puon, umuuwi lahat yung kapatid ko at sumusunod kami sa prosesyon. In fact, siguro kung hindi ko man pinagawa si St. Jude dahil nga doon sa pangangailangan, doon sa devotion, ano, magagawa at magagawa din to kasi pangarap namin ng mga bata kami talaga magkaroon kami ng aalaga ang puon. Sabi nga namin, bakit si Amang kasi yung lolo namin, bakit hindi nag-alaga ng puon? Mula pagkabata, sumusunod kami sa posisyon sa mahal araw. Parang ang sarap ng feeling yung makahawak ka lang sa karo. Nung araw, hindi basta makakahawak sa karo . Kasi ang sumusunod sa posisyon ng araw, susunod lang. Ang nakikita mo lang yung mga imahen, iilan-ilan lang ang nakasunod dyan, yun lang may-ari. Bawal lumapit sa karo noon . So, pag nakalapit ka at nakahipo ng karo, ang iba yung feeling. Di lalo na nung ikaw na yung naglalabas. Ayun, at siguro, nung bata ka, ganun lang yung habol mo, yung feeling lang na, uy, meron kaming puon. Pero as you get older, you realize meron kang importanteng ginagawa para sa sambayanan sa lipunan. Yung ito, through this, maipapakilala ko si St. Jude sa mga hindi nakakakilala. And through this act, nakakapagpasalamat ako sa mga biyaya. Part na rin ng pagpapakilala mo sa lipunan, sa imaheng naalagaan mo. Siguro yung dalawang bata pa noon na humihila ng karo ni St. Jude, hindi man nila sabihin, I'm sure inspired sila sa ginagawa nila . Marami silang ginagawa noon na hindi na namin hinihiling sa kanila . Sila na yung nagbo-volunteer, sila na yung nag-aayos ng sound systems. And yung isa, natandaan ko, eventually, nagkaroon siya ng sarili niyang inaalaga ang puon. Mahal na birhen naman para sa Mayo. At yung isa naman, nag-isa Christian Mayor pa nga ng parokya natin. So yun pa lang, alam ko na kaya nila ginagawa yung paghila ng karo tuwing mahal na araw. Nagkaroon na rin sila ng devotion at siguro nagkaroon na rin sila ng pangarap balang araw magkaroon din sila ng imaheng aalagaan. Siguro ang isang pinaka-importanting aral dito
Sa iba't ibang paraan, meron tayong magagawa para makatulong tayo sa pagpapakilala ng mga santo. Hindi ka man naging pari, naging seminarista nga lang ako minsan. Pero at least yung naging devotion ko kay St. Jude, hindi ko akalain na darating din pala yung point na magkakaroon ako ng pagkakataon-taon-taon para, yun nga, mapalaganap ito sa pamamagitan ng paglalabas ng imahe niya sa Mahal na Araw. Hindi man ginagawa ngayon yung paglalabas ng imahe niya tuwing kapistahan niya, pero yung Mahal na Araw, nagiging pagkakataon ko pa rin para ipakilala si St. Jude sa mas nakararaming tao. Sana nga lang mas makilala siya bilang St. Jude Thaddeus at hindi yung Judas. Kung minsan nakakalungkot kasi na sa pagdumadaan sa posisyon, pag nakita nilang ang nakalagay na pangalan ay San Judas, ang iniisip agad nila ay si Judas Iscariote, no? Sabi ko, mabuti pa nga siguro kung English na inilagay para St. Jude Thaddeus. At napapansin ko rin naman na ang mas marami sumusunod kay St. Jude pag nagpo-posisyon ay yung mga devotees din ni St. Jude, hindi lang tuwing Holy Week, kundi yung pagiging patron nga niya ng hopeless cases. Sana ka ako mas marami pang ma-inspire, lalo na yung mga kabataan, ano? Kasi sila naman yung magpapatuloy ng tradisyon na ito. At sana rin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, sana hindi ito maging hopeless case. Sana matapos na tayo dito para makabalik na tayo dun sa ating mas normal na pamumuhay. So yung aking paglalabas kay St. Jude, kung sasummarize ko ay pagpaparangal, pasasalamat, at yung patuloy na paghingi ng mga petisyon, hindi naman tayo mawawala ng hinihiling eh. So yun. Sabi ko, San Judas Tadeo, pagpalain niyo po kami maski po hindi hopeless yung cases. Kayo na po ang bahala sa amin. Siguro yung pagkakaroon ng puon ay nagsisimula talaga sa pangarap at inspirasyon. Pero gusto ko lang ipayo sa kanila na yung pagkakaroon ng inaalagaan puon na isang malaking responsibilidad. Isang pribilehiyo ito na makapag-alaga ka ng imahe ng isang puon. Pero isa ring malaking responsibilidad, lalo na kung ito'y gagamitin mo upang makatulong ka sa pagpapalaganap ng pagkilala doon sa patong aalagaan mo. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. I am Ronaldo M. Santos. Practically, people calls me Ronald. Ako ay taga San Jose. Ang lahi ng mga Sagansina, kamarero ng San Juan ay nanirahan sa Purok Uno, San Jose, Haguni, Bulacan. So, lumaki ako, as I remember it, as early as I was mga grade 1 or grade 2, umuwi na kami. Hindi kami ito nakatira. Doon ako lumaki sa bahay ng lola ko. Dito ako pinanganak. Doon ako lumaki sa Tulusan sa bahay ng lola ko, sa daddy ko. Umuwi kami dito ng mga mami ko pagka Holy Week. Kasi ang Holy Week ay napaka-importante sa pamilya sa Ginsin. Kasi ito yung time para magsama-sama. And before, ito yung time para mag-reunion kami during Black Saturday. Practically, natuto akong mag-asikaso ng karo as an early age of mga 7 or 8. Yun yung time na nag-unfold kami ng mga paper flowers because ganun ang training mula sa ibaba pataas hanggang sa natuto akong magkabit ng tali sa sayal, hanggang sa maghila ng karo, magpana ng generator, hanggang nalugusin na lang ako na sa'yo na pala ako mag-ayos ng bulaklak because hindi dumating isang florista namin mga 1987 or 88. They tried me if I can do that. So, nagawa ko naman. I can say that all my life, naharamdaman ko ang buhay, pagiging buhay na isang kamarero sa pag-aalaga ng San Juan Evangelista. Ito po ay nandito lang sa akin for the time being, pero ito'y pag-aari ng familia. Siguro mga 3 years ago, nag-research ako dahil ang dami tayong mga speculations about saan ba nagmula yung image ng San Juan. May nagsasabi na ito ay naipatalo sa sugal, naipanalo sa sugal. May nagsasabi na ito ay galing sa isang matandang pamilya ng Hagunoy na nag-Methodist. Pero as for my research, kasi naubos na yung mga tiyahin ko, mga mami ko, wala na. So, wala na makapagsabi ng history talaga. So, it was my eldest cousin sa side ng mga Sagansina na tinanong ko kung ano, saan nagmula ang image. Ang sabi niya, if we were going to date back, yun daw inang niya ay 115 years old na. Ngayon, 2 years ago.
Tapos kung ina niya when 15 years old na, so i-plus lang natin yung 20 years old dun sa inang nung inang niya. So that's 135. Mag-plus 120 dun sa 135, 155. As far as she knows, yun ang time na nasa amin ng San Juan. Ito ay nanggaling to prove lahat ng speculations ay mali. Ito ay nanggaling sa isang pamilyang taga Pampanga na ibinigay sa lolo ng lolo ng lolo. Parang ganoon. Tumatayong akong fourth generation na nag-aalaga sa kanya. So it was handed down. So if you're going to look at it, 155 plus plus pa. Ang rason kaya ibinigay sa pamilya namin, close na close yung ninuno ko doon sa nagbigay. So much better daw mapunta sa Hagunoy at maalagaan. Kaya nung time na yon, nanatiling may bukid ang San Juan, yun ang ginagastos kapag ka may procession. Unfortunately, nagkaroon ng land reform. Kaya hindi, ano ang patunay dito? Yung eldest cousin ko, nagpupunta sila sa Pampanga para kumuha ng pera sa Bukirin para pag Holy Week, yun ang gagastosin ditong panghanda at panggayak ng karo. May moments when you taught me how to pray the rosary. Aside from the catechist, she helped out in yung pagka-catechize sa akin before my first communion. Tapos during my elementary days, kumukuha siya ng isang madre na kaibigan niya to have a Bible school sa bahay. When I was in grade 4, and that's every Wednesday. Tapos yun nga, the fact that we attend Sunday Masses here, even if we're far away, ang pinakabongga dito kapag ka-Easter Mass, we're obliged to attend it. As young as we are, di ka pwede maggulot, maglilikot sa simbahan. So feeling ko, that molded me to my devotion to St. John. Tapos as early as grade 2 nga, nakiki-involve na ako sa mga preparations. Kaya siguro yun siguro ang naging keynote for that. Dumaan din ako sa paglilinis ng karosa, namamaga ang mga daliri ko kasi pag ganun, bawal gamitan ng toothbrush kasi matatanggal daw yung silver. So talagang magang-maga ito pagdating ng ano, numbed yung fingers ko para siya nabanglil, magang-maga kasi nga ito pinapangganyan namin with the denatured alcohol, ha? Hindi glow, denatured alcohol. Aside from that, you have to check for the generator, you have to check for the gulong. You have to check for yung internal parts, yung mga tabla. Dahil baka worn out na, baka nabulok na, baka hindi na matibay. Siyempre, kailangan linisan yung mga virina, i-check yung mga ilaw kung ito ay functional, kung gumagana, hindi pundido. And lastly, ang pagibihis ng poon, according sa day ng procession, ang paglalagay ng bulaklak. At syempre, ang magkasalat, yung pagsalida mismo. Kasi there's so many things that happen pag sumalida ang karosa. Minsan namamatay ng generator, naubusan ng gasolina, nawawala ng ilaw. Hindi mo akalain, mapipigtas ang gulong, may pigtas ang manibela. So, ika nga, hindi natatapos yung preparation doon sa before the procession. Natatapos ito after the procession kasi alam mo na isalida mo ng maayos ang karosa. It changed my life somehow. Sabihin natin na malaki pala kasi unang-una, I always try to be nice to everyone. Somehow, the patience tolerance, yung very careful ako ngayon sa, paglabas ng words sa bibig ko. Kasi iniisip ko, once a word comes out, hindi mo na pwedeng kainin ulit. So, I'm really living up to the life of St. John the Evangelist. Hindi man malapit or hindi man close, at least, minamanage ko. Ang iniisip ko kasi, people might say na, ay, nag-aalaga pa yun ng pagiging ugali. I don't want that. Ayoko nang ma-generalize as much as possible. If others can't do that, I'll do that on their behalf. Para at least masabi naman ng iba na, deserving naman siya na mag-alaga ng poon. Sa akin kasi, one biggest importance is, ang San Juan in particular, binaband niya ang family. Ganyan sabi ko sa isang interview ko 2 years ago, for my family, for the Saginsin clan in Hagunoy, there's always a reason to go back home. There's always a reason to be reunited with your family. So they go back home ng Monday, Thursday. We all attend the washing of the feet and we all attend the procession for Good Friday na nakasunod kami kay San Juan. So dito ko nakikita yung family bonding at family sharing. Naging very, in particular, I'm so proud of it. Naging very close kami because siya
ang nagmamaklo, nagtumpok sa amin, nag-iipon-ipon sa amin. Because most of my cousins are not in Haguni anymore. Ilan na lang kami nandirito. Kaya nga nasa akin siya ngayon. Others are in Manila, in QC, in Mandaluyong. So, kapag ka Holy Week, they always try their best to be home para makasama siya. Hanggang Easter Sunday na yun. You have to live up a life full of peace, a life na emulated or patterned kung sino ang gusto niyong alagaan na santo. Make sure na kilala niyo siya, alam niyo kung bakit niya siya inalagaan, alam niyo kung ano yung naging buhay niya. In that way, yung gumotivate sa'yo para maging isang mabuting tao. Karamihan sa ngayon, sorry ah, maraming kamarero, they always think highly of themselves. A piece of advice, huwag ganun. Kasi even ang Panginoon sinabi niya, ang mga nagmamataas ay binababa. So same thing, we have to be the reflection of the santo or the image na inaalagaan natin. In doing so, yung buhay natin maging catechism ng buhay nila. And we can motivate other people to really have a devotion to them. And in particular, baka sakali, yung mga ibang naguguluhan or na naibahan ng landas, baka sa pabalik natin sa Catholicism, their faith in God.